ang kaya mong ibigay para sa iyong mahal sa buhay. Si Christine, nakahanda siyang ibigay sa kanyang ina ang kanyang bato o kidney. May mga nagbibiro ngayong magpapasko na handa raw silang magbigay o magbenta ng kanilang kidney makabili lang ng pinakabagong cellphone. Pero para kay Christine, hindi biro ang paghahanap ng kidney na kinakailangan ngayon ng kanyang ina. Dahil kailangang madugtungan ang buhay ng kanyang inang si Edna. May chronic kidney disease si Edna. Para magkaroon ng panggastos, si Christine sumali sa Wawa Win. Nagpapakasakali po talaga kasi sabi ko kung sakaling makapasok ako, malaking tulong din sa pagpapagamot niya po. Na-diagnose po kasi yung mother ko na stage 3 CKD po siya. Papalitan na daw po ng bago yung kidney niya. So kailangan niyo ng kidney donor. Pero nagulat ang lahat sa balak nilang pagkuhana ng bato. I cannot lose my mother at a very young age. Gusto pa namin siyang makasama. Ubuwi po ako, Will, para i-donate sa kanya yung isa pang kidney ko. Pero si Edna, tinanggihan ang kidney ng sarili niyang anak. Ayaw raw kasi niyang madamay pa ito sa kanyang problema. Gayong oras na ang kanilang kalaban ngayon. Panganay sa tatlong magkakapatid si Christine. At kahit maaga raw siyang nabuntis, tinanggap siya ng kanyang ina. Para suklian ang pagmamahal ng ina, si Christine naging caregiver abroad. Talaga nagpursige po talaga akong mag-abroad, ma'am, kasi nakita ko yung mga sacrifices ng nanay ko that time. Napakahirap po, lalo na po yung hinatid ako sa airport. Lalong-lalong mo yung anak mo na inaapoy ng lagna. Parang ayaw mo nang iwan kasi gusto mo siyang alagaan, but you don't have choice dahil ginagawa mo din yun para sa kanya. Habang nasa abroad si Christine, si Edna ang nag-alaga sa kanyang anak. Pero nitong nakaraang taon, unti-unting bumagsak ang katawan ni Edna. Sobrang bilis lang po siya. Nag-birthday pa yan ng September kasi gusto niya yung 60 daw. Sabi niya nga, life begins at 60 daw. Mabilis mapagod, manghihina ng katawan, nalalabo ng mata. Nagmamanas na po siya, tapos hindi na rin pinagpapawisan. Yung balat niya din po nangingitim na. Doon sa LGU na pinagtatrabahoan ko, may general check-up. Doon nalaman na yung creatinine ko pala ay mataas na. Ginive up ko na lang. Kaysa mag-dialysis ako, prinoprolong ko lang ang paghihirap ko. Huwag na lang. Yung perang gagamitin sa pag-dialysis, sa inyo na lang. Tanggapin na lang natin, sabi ko. Umiyak sila, ayaw nila. Alam naman, mang napabayaan ka namin na ganyan. Nung kami ang nangangailangan sa'yo, ginawa mo lahat. Tapos ngayon, ganyan-ganyan na lang, sabi nila. Ang CKD ay isang kondisyon na parang komplikasyon ng mga ibang sakit sa katawan natin. Tinangka raw ilihim ni Edna ang sakit sa kanyang anak. Kasi ayaw kong mag-alala sila lang. Ayaw ko na madagdagan na naman ang problema niya. Kanina, pero tinatago ko sa anak. Yung kalagayan ko nga, na-realize ko na wala, wala na akong pag-asa, ganun. Parang hindi pa ako handang iwanan sila. Parang gusto mo nang lumipad agad para tulungan siya. Nagpalista na sila para makahanap ng kidney donor. Pero isang taon o higit pa raw ang maaari nilang hintayin. Mahaba kasi ang waiting list. Doon na po ako nag-decide na ako na lang po talaga mag-donate. Para maiwasan po yung rejection. Alam po namin na hindi po kami pababayan ng Diyos. Dalawang klase yung act ng kidney donation. Isang living-related donor at isang living non-related donor. Ang pinaka-okay pa rin is yung living-related kidney donor. Maganda yung matching. So yung tendency ng rejection ay mas mababawasan. Pero si Edna, umaayaw. Ayaw ko na madamay pa siya sa ano ko. May anak siya. Paano na lang siya? Paano na lang yung anak niya? Sabi naman niya, wala naman mangyari sa akin na masama mang. Tanggapin na kaya ni Edna ang nakikitang solusyon ng kanyang anak para madugtungan ang kanyang buhay. Naisip ko na yung mga apo ko. Sabi naman nila, nagbibiro naman yung bunso ko. Ma'am, bakit ayaw mo bang makita ang magiging anak ko? Ang daya mo naman, ayaw mo nang mag-alaga sa anak ko. Si ating inalagaan mong anak niya. Ako hindi mo alagaan, sabi niya, nagbibiro. Kita ko naman po yung lifestyle ko. Alam po naman po yung safe naman po ako na ako yung magdo-donate po ng kidney. Kaya mabuhay ng isang tao na isa lang kidney niya, no? Kung magkaroon ng problema isa, meron isang kidney na matitira para sa atin. Kakayanin na matitirang
kidney, yung trabaho ng dalawang kidneys, which is yung magsala ng dugo at magtanggal ng excess na tubig. Pero ang operasyon, aabuti ng humigit kumulang 2 milyong piso. Kailangan talagang kapalan. Yung mga kasamahan ko din pong iba sa Taiwan, nagpahiram din sila sa akin. Kasi nakita naman po nila yung willingness ko na umuwi para sa nanay ko po. Sino kasama mo, pakilala mo? Pagka-uwi ng Maynila, sumali si Christine sa Wawa Win. Napakaswerte, kanak, kaputa, kanak, anak, nakasken ka, responsable, managayat launay, talaga nga, isang sayang ka nga anak. Hi! At nitong June 17, ito, nag-bit na kami. Inoperahan na pareho sina Christine at Edna para sa isa sa gawang kidney transplant. Kinakabahan ako ng sobra kasi syempre, mama ko yun, ate ko yun. Parang hindi ko kailangan din na kahit sino man sa kanila yung mawala. Sabay silang ooperahan dahil kukunin muna ang kidney ni Christine. Pagkatapos, ililipat ito kay Edna. Okay naman yung operation, walang nangyaring komplikasyon. Makalipas ang mahigit 4 na buwan, heto na si Christine ngayon. Siguro nahirapan lang ako nung sa recovery room na po sa hospital kasi sobrang sakit po talaga ng operasyon. Habang lumilipas naman po yung oras at saka yung araw, mabilis naman po yung recovery ko. At ang kanyang inang si Edna, masigla na. I-sterilize po muna, disinfect muna natin yung mga gamit ni mama kasi kailangan pong nakabukod yung mga utensils na ginagamit niya sa pagkain. Itong lalagyan ko ng ulam niya, babanlian ko ngayon ng mainit din na tubig. Si mama po hindi po siya pwede sa aming sumabay kumain. Gawa nga po sa prone po siya sa iba't ibang klase ng bakterya at saka mga virus. Malaki-laki po talaga yung maintenance niya po buwan-buwan. Sa susunod na taon, mangingibang bansa raw ulit si Christine para magtrabaho. Christine anak, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos na nagkaroon ako ng isang anak na katulad mo, napakadakila. Sobrang salamat sa sobrang pagmamahal mo sa akin, sa mga kapatid mo. Kami na lang lagi ang nasa isip mo. Siguro pag may i-award tayong best mom in the world, siya na po para sa aming mga kapatid. She never complained hardship in life. Wala akong pinagsisisihan sa buhay. Kahit may na-compromise sa pagdo-donate ko ng kidney ko sa'yo, wala akong pinagsisisihan kasi mahal na mahal kita, lahat gagawin ko para sa'yo. Thank you kasi lumalaban ka pa rin para sa amin. Sa sakripisyong ibinigay ng kanyang ina, hindi lang daw bato ni Christine ang handa niyang ibigay rito, pati na ang kanyang buong buhay. Ano ang kaya mong ibigay sa iyong mahal sa buhay? I-tweet sa amin ang sagot gamit ang hashtag KMJS. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.